Yo, what up sa inyo lahat, WB muli at eto na nga no, Senate hearing, nagimbal lahat sa Senado matapos nilantad lahat ni FPRRD sa hearing ang katotohanan. At yun, paalala lamang, ito natin reaction video lamang. Ano mang sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang sa wakas, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsalita na at matapang na humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at buong tapang na binanatan ang mga ligasyong binabato laban sa kampanya nito noon na kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, yung araw Lunes, unang araw ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa di umano'y madugong laban kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Sa wakas, dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap na sa Blue Ribbon Committee patungkol sa laban kontra droga ng dating administrasyon, kung saan binigyang diin ito na ginawa nito ang kampanya laban kontra droga para protektahan ang taong bayan laban sa mga durugistang matagal nang pasakit ng mamamayang Pilipino, na kung saan ilang pamilyang Pilipino ang nawasak at inosenteng buhay ang nawala dahil sa pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. At ang kaparaan ng ginawa ng Administrasyong Duterte ay para mabigyan kaligtasan at mapayapang pamumuhay ang sambayan ng Pilipino. Ayon nga sa dating Pangulo, dahil siya ang Pangulo, ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. At kung maulit mang muli, ay gagawin pa rin niya ang kanyang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot. Narito ang full video kung saan tila nag-ibal ang Senado sa makapanindig balahibong revelasyon na pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin ang full video. Please administer the oath. Kindly stand up to all our resource person. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? For the record, Mr. Chair, everyone answered in affirmative. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, Committee Secretary, may mga tanong din kami. Sino ang ating inimbitahan na hindi naman pumunta ngayong umaga? We invited retired Colonel Royina Garma. She sent a request to allow her to avail of the granted medical leave furlough approved by the Honorable Quad Committee. Okay, and next, sino pa? Yes, we also invited Edilberto Leonardo, but currently he is infected with COVID-19. Okay. We also invited Gerardo Padilla, but we did not get any reply. Padilla, sir, former director of the Directorate for Reformation. But he got our invitation. Is that confirmed? Your Honor, there's no acknowledgement. But we sent our invitation. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me. Para once and for all, malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate
as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help, and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs. But at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016, this was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business.
ano, go in a, the Filipinos are anxious and distressed. Mm-hmm. Self-preservation is still the first law of nature. Mm-hmm. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. Mm-hmm. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. Mm-hmm. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng polis mm-hmm. o sundalo kailanman. Sa buong buhay ko, and as mayor for so many years, and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk, mm-hmm. and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Mm-hmm. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. Whenever si prosecutor to augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga police doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Mm-hmm. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Mm-hmm. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given. No quarters asked. Mm-hmm. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Mm-hmm. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Mm-hmm. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung polis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino.
at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. At yun nga mga kabalits natin, yung mga ilang mga patungkol ng mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga yung umano'y talagang kasagutan sa mga umano'y bumabatikos no sa drag on war ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte nga, no, na kung saan ay patuloy na ipinapakita lamang nitong ating dating Pangulo yung kanyang pakikipaglaban nga, no, patungkol nga, no, sa droga na dito ay ginigiit niya lamang na nais lamang protektahan ng dating Pangulo itong bansa nga, no, laban sa illegal na pinagbabawal na gamot. At ito nga yung kanyang sinimulan na laban nga umano dito nga, no, sa mga umano'y drugista nga o talaga nga umano'y nagpapalaganap ng droga, no, sa ating bansa. Ito nga ang patuloy na nais niya nga masawata o maubos, no, na dito ipinapakita lamang ng ating dating Pangulo yung kanyang talagang sinseridad at talagang pagmamahal nga, no, para sa ating bayan, na isa nga sa nais niyang targetin itong droga na patuloy niyang ginigiit na kahit muli siyang maupo, ito at ito pa rin ang kanyang talagang tuluyan niya nga tatanggalin o talagang lilikidahin yung mga umano'y sangkot sa illegal na pinagbabawal na gamot nga, na ito nga ang nais niyang ubusin at tuluyan niyang linisin nga, no, sa ating bansa. Na dyan, no, sa kanyang nga pagbibigay pahayag, ipinapakita lamang na ayaw niya nga na tuluyang malulong ang ating bansa sa ipinagbabawal na gamot, lalong-lalo na yung mga kabataan na maari pang maging biktima nito, na maari nga mangwasak nga ng pamilya nga ng Pilipino. Na ito nga pinapakita ng dating Pangulo na hindi siya magdadalawang isip na tuluyan at tuluyan ng labanan itong illegal na pinagbabawal na gamot, no. At kayo, sa palagay nyo, ano nga naisip pabatid at talagang naging dulot, no, ng ating dating Pangulo, no, sa pakikipaglaban nito sa illegal na pinagbabawal na gamot nga, na ngayon nga ito yung mga pagbatikos at talagang ito ngayon ang pag-resback o pagsagot ng dating Pangulo. At kayo nalang bahala magkomento, no, sa nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.